Latin cuisine no? Forever young, forever past. May Latin newspaper ba si Sina? Newspaper. Sa ano? Pilipino Mirror. Ay hindi sinayang. Oh. Si Bush Eckard. Sa kanya. Hindi pa dun dati si Aline? Ano ba? Sa magsulat? Gusto ko. Parang ano lang. Ano ba? About sa office, yung mga complainants, yung mga parang kunwari, yung mga natatengga na na cases na hindi na ano, parang eye-opener lang, parang ang ano, mellow lang ako kasi ang hilaw ni Tulfo, gano'n. Tama. Gano'n lang yung gusto mo. Tama. Approach. O, si Tess Marie, good morning daw. Ayan, complainant natin yung partner, from Baguio. Makabagong Samsung digital x-ray machines, G Revolution CT scan, digital eye laser machine. So from dinner, tuloy na kayong Baguio? No, sa kayo makakarating? Hindi, kung maaga-aga kami makarating ng Soler. Ano oras ang dinner nyo? 6 kasi yun. So pwede. So pwede. Sulat pa yung boss mo eh. Parang may nasulat na yata siya kahapon. Saan ang meeting place? Sa office? Alright, nagbabalik na po ang programang Isumbong Mo Kay Tulfo. Sa ngalan po ni Miss Aline Ferrer, ako pa rin po si Karen Alvarez. At ako naman po si Patrick Tulfo. At pansamantala pa rin po akong humahalili sa ambassador ng bayan, ang host ng program na ito, na si Kuya Mon Tulfo. Panalo. And this portion is brought to you by AMA University and Colleges. Only 30,000 pesos or 10,000 pesos per trimester for 1 year for all college freshmen. Grabe, no? Murang-mura na yan, kaya, ha? Kaya. Abot kamay na. Oh. Partner, kamusta? Friday? Kamusta siya? Okay. limang araw makalipas ang eleksyon. Lima ba? Lima, oo. 4 days lang. 4 days, okay. Kaya nga nagbaskom kami nitong partner kasi mahina kami sa mathematics. Kasi partner Monday, di ba, election? So, inisip ko agad, yung araw na yung nakalipas. Apat na araw pa lang pala. 4 days after the election, yan. Yun. Eh, partner, kasi ito, maganda lang makuha ko opinion ko dito. Ano yan? Eh, kasi partner, meron akong nabasa. Oo na naman. Eh, sinasabi doon, kilala mo ba si Danilo Arau, yung contra-Daya Convenor? Parang pamilyar. Oo, sinasabi niya, parang nilalagay, doon sa article, parang nilalagay niya ng kulay yung pagkapanalo ng ACCIS. Tumigil siya. Kesyo daw may kapit daw sa Duterte administration. Tumigil ka nga. In fact nga, yung second nominee daw ng ACCIS na si Miss Jocelyn Tulfo, is sister-in-law nga ni Kuya Mon, na special envoy to China. Ano naman niya yun? Meron bang batas na nagbabawal na maupo itong kabiyak ni Kuya Rafi? Tulfo brother, di ba? Pero tsahin ko yan, di ba? As long as there's no law that prohibits that, di ba? Eh mas malala pa nga yung mga iba dynasty. I will not be mentioning names, di ba? Pero parang mali yung inangaw-ngaw ni Arau. Di ba? Paano mo dadayain? Alam mo, yung daya na yun, parang ilang araw matapos ang halalan, parang patuloy pa rin nagpe-persist na I cannot... I cannot fathom kung ba't mandadaya, di ba? Walang logic. Uulitin ko yung mga sinabi ko before. Why would this administration cheat when in fact, bago maghalalan mismo, eh sa mga service, talaga namang nangunguna. Tapos even before that, partner, may survey yung usual na survey. Pulse Asia, SWS, about the popularity of the president. Natumugma nga, partner eh. Diba, umakyat pa nga ang Pangulo. Oo. So, anong sinasabi? Paanong daya? Then why would they cheat? Ang mandadaya ka lang, partner, kung alam mong tagilin yung iyong mga bata. Yun, di ba, partner? May mga pagbato-bato pa nga ng mga issue, allegasyon, wala naman nangyari. Sana kung nandaya, kung sinasabi nitong si Arau, ano ba yan? Talo ba yan? Ito, tumakbo ba yan? Hindi ko alam, talo partner. Ba yan? Inabasa ko, sabi, contra-daya. Ay, siguro, tangin watchdog. Mukha bang asin? Masama ka daw. Nabasa ko lang, kasi partner. Para, no? Sabi niya, watchdog siya. Election watchdog, yun. Siya? Kontra-daya ko. Watchdog siya. Okay. Partner,
Natawa ako. Kasi... yun din nga ang una pumasok sa ang watchdog. Makabang aso yan. Kontra. Di ba yung aso nga kasi magaling mang amoy? O baka kaya watchdog. Ang hirap kasi sa mga nagreklamo na merong dayaan. Pakita kayo ng pruweba. Mm. Show the proofs that may dayaan nga. Di ba? Nasirang. Yung mga sinasabi nyo kasi na yung 7 hours, yung Tuesday partner, merong 7 hours na parang hindi nag-transmit. Pero sinabi ni Comelec, tuloy-tuloy lang daw yun. Hindi ko mapaliwanag yung technical explanation eh. Mm-hmm. Tapos yung mga nasirang SD card. Mm-hmm. Alam mo, iniisip ko, partner, baka yung SD card, baka yung mahinang klase yung ginamit eh. Kaya nga, partner, di ba may mga cellphones tayo? So, yung mga Android, di ba, parang lumaki yung memory ng phone mo. Kailangan mo ng bili ka ng, ano, ng magandang klaseng ano, memory card. Kasi ang memory card, partner, nakukurap yan. Mm-hmm. Eh, mahirap na kapag ginagamit mo sa hanap buhay yung memory card mo. Totoo. Eh, in this case, partner, halalan yan. There's a possibility, baka, I don't know. Kahit magandang brand yung bilhin. Baka low class yung ginamit ng Comelec. Dapat magpaliwanag si Comelec. Mm-hmm. Di ba, magpaliwanag. Nakita mo ba yung mga videos ni ano ni Kuya Erwin Tulfo? Mm-hmm. O di ba nung bago maghalalan? I mean, nakita mo yung mga campaigns nila, eh, parang artista yang si ano, si Tama. Tutok Erwin. Oh. O di ba? Yun nag-reflect kung gaano ka popular yung si Uncle Erwin and he was campaigning for AXIS. So, tapos sasabihin ni Aro Daya, why would the president, why would Malacanang cheat in favor of AXIS? Isang party list lang yan eh. Will that make a difference? Parang bobo lang naman yung araw na yun. Bobo ka naman siya. Kasi nga daw, kailangan nga daw ng president, ng Duterte administration, ng maraming kaalyado para maisulong yung mga batas na gusto maisulong, mga federalismo, yun nga daw, partner. Yun yung, sabi pa niya, we should think out of the box. Sino sabi? Si Aram? Siya, oo. Babae ba yung lalaki? Lalaki. Daya eh. Pag babae, mahirap man. No? Kung isang magi. No? Yung lalaki, yung bobo yan. Partner, bobo ka. Parang, you don't make sense. Mm-hmm. Sa akin, if you will use logic dito sa resulta ng halalan, it doesn't make any sense na magdadaya yung ano, yung Malacanang. Mabango eh. Diba? Saka kung nang daya ang Malacanang partner, dapat number one si Bongo. Totoo. Diba? Mm-hmm. Tapos number two si Bilyar, number three si Po. Oh, sabi ni Ma'am Evelyn Jeronimo, Erwin Tulfo worked hard during the campaign. The people loves him. Totoo yan. Salamat, Miss Evelyn. Hindi kaya, sabi ni Cecil Galvez, hindi kaya araw boto ko 101. Ano ba? Ano ba't pag natalo sasabihin na daya? Diba? Lahat naman eh. Yan ang pangat sa Pilipino eh. Kapag halalan, walang nananalo rito. Mm-hmm. Lahat siya sabi, dinaya siya. Yeah. Oh, diba? CDR King yung SD card daw. Kaya daw gano'n. Sinabi ni Nonoy Murillo. Grabe na. Sabi ni Nonoy Murillo. CDR King daw yung problem. Okay na, insolved na yung problem natin din. Sabi ni Mama Lugo Cheres over at YouTube partner, kahit hindi pa nag-AXIS, panalo na sa taong bayan. Ang mga Tulfo. Ang mga Tulfo. Diba? Oh, thank you very much. Sabi ni Rose Cesar, hindi inggit lang sila dahil... talunan ng mga rebelde at anti-government. Hindi matanggap partner ng mga ito nga yung mga leftist, yung mga grupo na yan, mga anti-government that they were defeated soundly. Mm-hmm. 'Di ba? Ba't hindi niyo matanggap? Do you think mabaho ang pangulo? Tatlong taon ni yung surveys. Mabango siya. Partner, parang may nabasa ako na tama ba ako 80 years ago na yung nangyari na landslide din yung sa administrasyon, mga senador ng administrasyon na nanalo. Panahon yata ni Pangulong Osmeña, partner. Alain mo, di ba? Ngayon lang ulit na ulit na ganun. Kasi nga mabango partner yung Pangulo. He's doing everything right so far. And nag-reflect yan. Eh, alam mo partner, alam ba yung mga nagpapasurvey? SWS partner saka yung Pulse Asia. Alam niyo po ba na ito tuturuan ko kayo. Obserbahan nyo yan. Kapag mayroong lumabas na mga issue against the president, ano mang issue yan, linking him to drugs, everything, asahan mo after mga several weeks may survey na yan. Kasi ang frustrating. Alam mo, nagpapasurvey dyan na yung mismong nasa likod nung
mga issue na yan. Because they want to know, or they wanted to know, kung yung kanilang mga pautot, yung kanilang mga banat, kung may epekto. Eh wala, baligtad. Doon mo lang ano eh, doon mo lang kasi it's only through the surveys mo malalaman kung talagang epektibo yung mga kampanya mo laban sa presidente, for example, kung ikaw ay miyembro nung tinatawag na dilawan. Eh wala, pataas nung pataas. Good morning sa News ONC. Good morning, Sir Patrick at Ms. Karen Alvarez. Good morning, News ONC. At good morning din kay Passion Lorena. Thank you very much. Ayan. Si Gatalaw, Vanessa Martinez. Good morning. Si Hayden Yasmin. Ayan. At ito, sinabi mga panal na Ma'am Jo, Ma'am Jo Tulfo sa OFW, kaya huwag kang bitter. Araw. Bitter kay. Hindi, siguro yan yung si Aro, yung binata, maraging na pag iniiwan ng girlfriend niya, palaging bitter yan. Eto, hindi makiget over. Sabi ni Mitz B. Loon, good day sa inyo po, Sir and Ma'am Karen, sa bagong silang. Suportado po ang ACCIS. Wala pong katotohanan ang shimis na yan. God bless po. Alam mo, partner, ikaw ba, kayo ni Elano, nunod ba kayo ng, siyempre, from time to time, YouTube, di ba? Yes. Siguro yung ito ano to yung sumasalamin sa ano sa imahe ng mga dilawan ng itong mga opposition. Di ba may nag-upload sa YouTube partner nagkampanya sila sa Hong Kong. Yes. Oo. Nilangaw sila. Nilangaw. Nang bigay ang kumuha yung mismo mga OFWs na kababayan natin. Diyan sa may Hong Kong. Sinasabi nila, dinumog daw. Hindi. Nilangaw sila. Well, in fact, base dun sa video na ko ng isang OFW, ang sinisigaw ng mga ano, Duterte. Naasar. O, diba, nakita mo yon? May sumigaw pa nga, umalis na kayo rito. Diba? So, that only reflects yung ano, yung sentimiento ng tao sa administrasyon ito at laban doon sa mga kritiko. Di ba? So, ano pa ang prueba na gusto nyo para lang maniwala kayo na lahat ng nakikita nyo na resulta ay may katotohanan? Sa kagin partner, ha? Mahirap mandaya sa present form of election, yung voting. Again, ulitin ko, ha? When you vote, yung balota, papasok, mas save dun sa computer yan yung VCM, sa memory, vote counting machine, sa SD card. Tapos pagkatapos ng halalan, ika-close na yan, automatic itatransmit na by electronic means, internet. Tapos nakasave yung resulta dun sa may SD card. Kakap din yun. Yan ang hindi maintindihan Iyan nga yung mga safeguards that you have. Automatic transmittal, tapos sa SD card, pangatlo yung balota mismo. Kaya nga pag may nag-protest partner, mas madali ang trabaho ng COMELEC. Oo, bilangin lang yun So mahirap dayain. Kaya nga nakita mo siguro, kaya nga siguro ang tag doon na ang taas ng kaso ng vote buying kasi nga yung mga kandidato mismo, alam nila. Mahirap mandaya through electronic means. May kaibigan ako tinanong ko Sabi niya ang pinakamadali dyan yung ano yung SD card. Pero yun nga, sinasantabi nila yung immediate transmittal. Ibig ba sabihin, sasaksak mo yung SD card, yung balota. So ang itatransmit partner, yung laman ng SD card. What about the ballots? Diba? Kung mandadaya man partner, sabi ko sa iyo, andayan partner kapag malapitan yung laban. Kung ang lamang ng boto sa akin, na opinion ko, a matter of 100,000 lang, walang milyon. Madaling dayain yung kasi, kumbaga, papitik-patik ng madali mong anuhin yan, diba? Pero kung malaki ang buda, malaki yung lama, paano mong dadayain? Totoo, ayun, partner. Bertie, Russell. Si Marit Vala, hello. Hindi pa nag-election yung reporters ng Pupunan sabihin binayin. Voted Act CIS. Ayan nga manahimik ka na araw. Naman. Ito yung social media. Yes. Mga is parking. Yes. Nangaw-ngaw na parang aso. Diba? Let everything move on. Matuto.
and then try to help para umalo. Pa mga part ni Doc Win, di ba? Yung niya, ako, sa akin, may ako kayo. Full siya doon sa mga sasakit. Si Karen nung nagsasakit, ang ala niya, ng pintong ala. Parang napansin lang yun. Magpakita ka. Nonsense lang. And then, takot, tatlo. Ano? Grabe na. Ano yung evidence? Pabiyak. Wala. Chismoso lang. Paggawa ko. Parang yun. Yung gu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 g
Minsan, sarap ang pala. Mag-strawberry ka. Rodel Suarez, William Galas, at si Tanin. Pardon. Break, no? Mag-merge siya. Kung kay Tulfo, ang ilang oras, 20. Ang tanong, kailangan ng hazard light sa sasakyan. Freddy, paparating sa karama mag-wibi. Lucia's Bed and Breakfast. Sino nag-ayos niya? Kasama. No. Alam ko ano talaga ang pag-uubi sa kasada ng hinihing hazard. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas 1. Sa halalang naging mabayaba at sa pagtuto bilang mamamayaba, pinag-isipan. Sa inyo ng Chinese General Hospital sa pamamuno ni Dr. James D. Ang hospital na hindi matatawaran ng bisyo at kalidad ng kanilang mga medical equipment. Nariyan ang kanilang mga makabagong Samsung Digital X-ray Machines, GE Revolution CT Scan, Digital Eye Laser Machines at Hyperbaric Oxygen Chamber. Isama ninyo rito ang kanilang mga magagaling at mga bihasang mga doktor at nurses. Layunin ng Chinese General Hospital ang makatulong sa lahat na may karamdaman anumang antas nito sa lipunan. Mahalagang issue, matitinig na balita at talagang alamin sa mas pinaganda. Alright, thank you very much, and we're back. Partner, please allow me, kasi especially itong taong ito sa akin eh. I would like to greet my good friend. Talagang ibang turing ko dyan, parang kamaga, parang chai and everything. Ma'am Resi Santos
of San Miguel Brewery a happy, happy birthday. Ma'am Resi, good morning. Siya yung assistant ni Ninong Bobby Wang. Mm-hmm. Roberto Wang is the president of San Miguel Brewery, mm-hmm. yung beer. Mm-hmm. So, happy birthday, ma'am. Happy birthday po. Oh, hindi mo sinabi sa akin, ma'am. Nagpadala sana ako ng pansit dyan. Happy birthday. Happy birthday. At si Boss Edgard Cabangon, partner, of course. Good morning, boss. Good morning po, sir. Anyway, partner, sa mga nakalipas at darating na buwan, sasalubugin natin ng mga mag-aaral na magsisipagtapo sa senior high school. Kaya naman, congratulations po sa ating mga grade 12 graduates at sa kanilang mga magulang. At sa mga magpapatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo, mahalaga pong isang alang-alang ang kalidad ng edukasyon mula sa pagkakaroon ng moderno at kumpletong pasilidad. Highly qualified na mga guro, industry-based curriculum at pati na rin yung tinatawag na online blended learning. At yan ang STI. Mula sa curriculum o laman ng mga tinuturo sa pamaraan ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, ginagabayan ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready for at life, ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System or E2E. Isa pong kagandahan sa STI ay ang pagkakaroon nila ng e-learning management system, isang makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang internet. Kaya naman kahit saan at anumang oras, pwedeng mag-review at makapag-aral online ng mga estudyanteng gamit ng kanilang computer, iPad o even cellphones. Kaya naman ho, Mapa Information Technology, Tourism, Hospitality Management, Business Engineering, at Arts and Sciences sa gustong maging handa sa mundo, bumisita na sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Alright, partner. Samantala, AMA University and Colleges, only 30,000 pesos or 10,000 per trimester for 1 year for all college freshmen. Ayan, partner. Okay. Alright, dahil serbisyo publiko na tayo, partner, ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng CDO Fantastic Young Pork Tocino. Ang sasabi mo, partner? Yum na yum. Okay, yan, partner. Pwede na, di ba? Pwede, yan ha. Okay. Papartik tayo sa CDO, partner. Pwede kang modelo, okay, Alright, partner. Ito yung pagpapatuloy po ha nung sumbong na tinampak kahapon. Namin kahapon. Oo. Kung maalala nyo po, may nakaw po ditong binibini na si Queen Rosas. Yung Queen Rosas, parang pangalan lang niya kasi yes, singer siya, di ba? Okay. Singer. Performer. Performer, ayan. Mm. Eh, nag-gig daw kasi siya sa Batanes, partner. Kwento niya. Mm. At yun nga, nung tinutur siya, isinumbong na din sa kanya ng mga locals doon. Mangyayari. Yung sitwasyon. Oo, meron daw illegal dump sites sa tabi ng dagat. Tabi ng dagat. Mm-hmm. Punyeta. At may quarrying na nangyayari. At kahapon nga po, na-flash namin yung mga pictures niya. Mm. Nakita niyo po sa inyong mga Facebook live streaming. Mm. At ngayon, partner, para lang din magkaroon tayo ng mas marami pang idea kung ano yung nangyayari doon. Okay. Makakausap natin, partner, yung mismong complainant na si RJ Flores Cielo si from Batanes. RJ is from Batanes. Yes. Okay. So, papasukin natin. RJ, good morning. Hello. Good morning po, sir. Okay. Thank you very much for tuning in. Okay. Boss RJ, so ito nakita natin kahapon na through Miss Rosas pwede mo sabihin na environmental degradation diyan sa may Batanes kung saan may nakita kami ng picture ng dam site tapos may quarry pa. Can you please dagdagan mo pa yung impormasyon na yan tungkol sa mga nakita namin videos on environmental degradation diyan sa may Batanes? Yes. Degradation. Mm-hmm. Yes. Ako. Oh. Mm-hmm. Okay. Mm. Mm. Okay.
Boss RJ, interrupt kita. Are trying to tell us na yung nakita namin parang mayroong mga ginagawa doon? Isang government office ba yon? Proyekto ng gobyerno. Proyekto ng gobyerno? Ano? Ano yung ginagawa ba ron? Ano ba yun? Any idea? School. Parang ano yan, para dun sa support, ganun ba yun, sir? Okay. Parang dalawang project. Sige, ito boss, I'm not from Batanes, but I'm just wondering. If it's a government project, tapos number two, port deepening, ang pwedeng magpaliwanag dyan, DPWH eh. Baka naman, sir, na kailangan talaga ng ano yan, ng Batanes yung proyekto na yan. Or number two, baka naman alam na ng DNR yan. Baka naman sa pag-imbestiga nyo, baka na miss out nyo na nag-issue nga ng ECC itong si DNR. Wala talaga nag-apply. Okay. Okay. Siyempre. Oo. RJ, siyempre, napakaganda kasi ng lugar ng Batanes. Oh. So, ano yung opinion ninyong mga locals? Taka dyan. Ano yung reaksyon nyo na parang feeling ninyo eh, pagpapabaya, paninira ba to sa inyong magandang probinsya? Kasi nga, alam mo, hopefully nakikinig kasi, interrupt kita boss ha, nakikinig sa atin si Yusek Benny Antiporda. Siguro mamaya kung pagbibigyan tayo ni Yusek Antiporda, bigyan niya ng lino sa atin yung tinatawag na isa sa mga sentro ng usapan kahapon, kung saan sinabi nga na bawal partner ng mag-quarry sa Batanes at yung ang mga buhangin na ginagawa sa pagtatayo ng mga bahay doon ay galing dapat sa mainland. Oo, meaning sa Luzon. Ayun. Ito nga partner, kahapon din nakausap natin si Barangay Captain Joel Catanula ng Barangay Tuhel Ivana Bataan. Batanes partner. Ivana Batanes. Uh-huh. Ayan. At ito, pakinggan lang namin natin yung clip 2 na lang, Ella. Yung sagot ni Kapitan tungkol sa reklamo sa buhangin at saka yung kinukuha daw ng mga locals, yung mga nagko-construct doon. Ano yung opinion niya tungkol dito? Okay. Kasi may area lang kami, hindi ako nagpapakwari. Hindi lang kami ng 10 cubic, 3 cubic lang yung kaga, then 15 cubic lang na buwangin. Ayun. Partner, sabi niya doon, hindi daw siya nagpapakwari. Meron lang daw area doon na pwede. Pero sa barangay niya, hindi pwede. Merong nga lang sukat, binanggit siya. 15 cubic meter ba? Sabi niya, konti lang. At sabi pa niya, partner, ngayon lang daw magbibigay ng permit si mayor daw ng Ivana tungkol dyan sa ano na yan, sa construction na yan at sa ginagawang operation na yan. Feeling nga ni Kapitan, na-bypass daw ang barangay. Hala. Hanggang po natin. Okay. Hinihingan ko na sila ang inorward lang sa atin
is the PAMDU resolution, yung PAMDU resolution, saka endorsement letter. So yung pagkikinan tayo na si Mayor, ang sabi niya sa akin is, implemented na yan. Sir, di ba po ang papers muna mauuna dapat bago pupunta ng magkaroon ng infrastructure dyan? Tama po ba? Yun po dapat sa akin, sa barangay muna dapat yan. Yun nga rin na bypass po ako. Pinatitigil ko, hindi po ngayon si Mayor, hindi po provide na sa akin lahat ng mga papers. Hindi natanong niyo ba kung sino ang mayor ng Ivana? Ella, sino nga ang mayor? Ayan, pina-search ko na yan kay Ella. Sino ang mayor? Ang alkalde. Sino ba ito? Sino ka? Ba't mo binaypas mayor yung barangay? At bago natin kausapin, partner, si Yusek Benny Antiporta, maparinig lang din natin, partner. Ito kahapon, kausap ni Angel Ella si Dr. Bumidang, OIC ng Penro. Ito nga, sa Penro. Okay, okay. Ito, ang sinabi niya, LGU daw yung dapat na mag-supply ng permit for quarrying. Ayan, pakinggan po natin yan. Government, di ba yung sa quarrying sa local government ito, sa LGU, sa provincial government office ang nagbibigay ng mga permit nila? Ayun. Pero hindi ba ano yan? Mm-hmm. Ito may siguro. Mas maliliwanagan tayo mamaya. Kay Yusek Antiporda. O ito, ang mayor daw ng Ivana Batanes ay Leonardo V. Hostalero. Hostalero. Ayan. Yan yung nang bypass dun kay Kapitan. Mm-hmm. Ayan. At ito pa, partner, bilang pagpapatuloy ng pakikipag-usap natin kay Dr. Bumidang, pinaliwanag niyo yung tungkol naman dun sa permit, dun sa location na yun. Ayan, pakinggan po natin yan. Considering not in Sabtang, also in Ivana, yung sinasabi niyo po na merong ECT permit, pandi endorsement, at saka magkakontak ng dialogue, am I right? Opo. Opo. Doon din sa Sabtang, kailang makaibang location, pero kasing request ang local government na yung dredging, pero hindi naman pala doon. Hindi ko maintindihan. May request ng permission ng dredging pero hindi naman pala para dun sa certain location na yon. Oh. Ayan. Oh. Anyway, but she said the last time na meron daw. Mm-hmm. Pero magulong, maintindihan. Sabi niya no last time may permit tapos biglang sabi niya wala. Then nung nalaman niyang i-air, he denied na mayroong permit. Mm-hmm. Sabi niya kasi ito po ha, kwento ko yung nangyari para sa mga ngayon lang nag-tune in. Mm-hmm. So si Bumidang, yan po yung Penro. OIC ng Penro. Penro, yes. Okay. Provincial Environmental Official. Okay. Mm-hmm. Partner, yung interview siya ni Angel Ella, sabi niya, may permit yan. Tapos sabi niya, i-air namin to. Ay, hindi, wala pala. Parang ganon, in layman's term, para mas madaling maintindihan. Although sabi niya, partner, magbe-verify daw siya dun sa current situation dyan sa area. Yun. Bakit niya lang siya magbe-verify? Putang na naman, sir. Ayan, pakinggan po natin yan. Doon sa Tastam at saka sa iba na, sabi ko, paki-verify kung isang exact location. Ngayon lang ang mag-verify. Anong klaseng putang? Ano, papamura ka sa mga angkot taga-gobyerno. Ngayon ka lang magbe-verify. Eh, sinabi ni RJ Flores. Mm-hmm. Parang last year pa yan? 4 years ago. 4 years ago? Mm-hmm. Tapos ngayon mo lang i-verify. Ay, naknantupa naman. Ayan, partner. Oh. Dahil dyan, magandang partner, idulog na natin ito. Of course. Kay Yusek. Benny Antiporda ng Department of Environment and Natural Resources. Yusek Antiporda, sir. Good morning. Alright. Sir, thank you very much at pinagbigyan nyo kami, sir, despite your busy schedule po. Anyway, sir, ano po, sir, ang opinion nyo so far dito po sa mga narinig nyo na inere po namin? Apo. Yes, sir. Mm-hmm. Apo. Yes, sir. Apo, sir. Apo.
Monday, sir. Monday po, sir. Apo. 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 Mm-hmm. Yun nga, sir, eh. Nag-iisip ako. Karagatan, sir, dedredge. Maalon na nga po dyan sa Batanes. Eh. Apo. Mm-hmm. I agree. Tama po, sir. Opo. 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 Mm-hmm. Apo. Mm-hmm. Ayun. Okay. So, Yusek, ang tanong ko lang po is, you have heard po yung si Dr. Bumidang, excuse me, yung pong Penro. Parang lumalabas yun sa mga pagtatanong namin, parang all of a sudden, ngayon lang siya nag-order ng investigasyon matapos na ilapit namin yung kaso. What's your take on that? Ano po opinion niyo? Mm-hmm. Yes, sir. Mm-hmm. Apo. Mm-hmm. Yes, sir. Apo. Apo. Ayun, okay. Salamat po. Yusek Benny, sir. Salamat po at pinaulakan niyo po kami. Maraming salamat po. Mabuhay ka, sir. Thank you so much po, Yusek Benny Antipol. Ayan, partner. Ay, partner. Oh. Medyo... ano ba tawag nito? Kumalma yung ano ko. Hindi ko. Naliwanagan ako. Nabigyan ako ng ilaw. Hindi, sa dredging nag-iisip. Alam ko ilog eh. Okay. Manila Bay is being dredged right now. Okay. Manila Bay. But we're talking about Manila Bay here. Mm-hmm. Punta ka na ilang taon mong binaboy yung Manila Bay. Kailangan talagang ano. Dapat lang i-dredge mo yan. But honest, with its condition right now, kinakailangan ba ng dredging? Parang wala namang kailangang ayusin sa Batanes. Napakaganda ng Batanes. Ang dapat gawin is alagaan. Mm-hmm. At alagaan at pagandahin. Isa pa partner yung ano, yung dump site, di ba? Dapat ma-check din yun pala. Hindi, sasabihin na lang kay Yusek. Although narinig naman ngayon for sure. Batanes is a protected area. Kaya nga, kaya dapat mas lalong sinusubaybayan niya at tinitignan na lahat ng mga current environmental laws are being followed. Mm-hmm. Ayan. Number 8991. Wow, taray. Ni magaling Ella. Magaling to. Research talaga. Protected mo. Pa-number. Iba na gagawa. Public Act. Iba na gagawa nung may kumikinang na ano, no?
Alright. Sige. Partner, hopefully by next week, no? Sabi, maganda yung pangako ni by Monday, sana mapigil. Sabi nga niya, kung may pasok lang kami bukas eh. Kaya lang po. Eh sabi ko eh, siguro extend kami, ano mamaya, wala si Uncle Aaron. And then dyan pala, nakita ko yung mga bodyguards pare. Yeah, alright. Alright, partner. Alright, sa mga kababayan natin dyan sa Batanes, baka nakikinig sila. Thank you. Ayan, panghawakan po natin no yung pangako ni Yusek Benny Antiporda na by next week, hopefully by next week, meron na pong linaw yung tungkol dyan sa issue na yan. Alam mo, definitely, may oras pa naman nilang, dalawang minuto pa, no? Ang gagawin kasi ng DENR dyan, magtatanong din sa Department of Public Works and Highways kung ano yung proyekto. Kasi nga, nabagit nga ni RJ, yung RJ Flores, yung complainant na, na sa pagka nilang pag-iimbestiga, ito daw ay parang pagkarani ko, parang may kinalaman sa port or something, nilalaliman yung mga parang breaker, something like that. So, ang mga kasagot dyan, yung ano, yung DPWH, as to what the project is all about. The number two, of course, lilinawin din ng DPWH yung issue na sinasabi nga ng mga complainants na doon kinukomis mo yung buhangin. Mm-hmm. If this is a government project, partner. Partner, may budget yan. Ayun nga. Ba't natitipid? Kung ito, government project. Ba't kinukal yung buhangin? Diba? Gobyerno pa mismo. Mm-hmm. Ah, mahirap yan, partner. Partner, huwag naman tipidin. Nakakaloka naman. Ah, hindi pwede nga. Na, kasi nga, ngayon lang namin, hindi kami mga taga-Batanes, but medyo, yung mga natututo kami dito na, for example, sabi ni partner Karen sa akin, hindi ka pala pwedeng bumili ng property sa Batanes unless you would be married. Ah, sabi ni Queen Rosa si Alpa. Oo, sa isang taga-ibatan, taga-Batanes. Number two, merong existing law kung saan bawal mag-quarry sa Batanes wherein kung magpapatiyo ka ng bahay doon, dapat yung buhangin ay galing dito sa mainland. Yes, hindi galing po sa kanila. Sa kanila. Ayan, okay. Alright, sige. Oh. Partner, tapos na ang isang oras ng ating programa. Sa Lunes po ulit ha, isumbong mo kay Tulfo. Tutukan parang, niyo po. May, parang nabitin ako. Parang, may continuation pa. Oh. Itong sumbong na ito. Okay. Ayan. At happy weekend po sa lahat! Happy weekend, sir. Happy weekend, happy partner. Weekend, happy weekend. Tapos si Ella, parang masayang-masaya. Masayang-masaya, no? Di ba kasi weekend? Okay. Okay, salamat po sa ngalan ni Miss Aline Ferrer. Ako po si Karen Alvarez. At ako naman po si Patrick Tulfo. Pasamantalang humahalil kay Kuya Mon Tulfo, ambassador ng bayan. Mamaya po, rapido ni Tulfo sa DCMEKC30. Salamat po. God bless the Philippines. I'm sorry na rin. Napatay na ni sir yung mic. Pinataya ka talaga ng mic. Thank you po.